Next to interpellate is Representative Johnny Pimentel. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. I just have a question. During controlled delivery, sino bang required na present po doon? TBT ang nakita ninyo doon, Mr. Chair? Actually po, for warehouse po yung naitayo. As of now po, kasi may problema po ata sila sa permits. Wala pa po silang permit, kaya ang alam namin, hindi sila nag-ooperate. Hindi, ibig sabihin, Mr. Chair, mula nung naitayo yung building, anong activity ba? Ano bang sinabi talaga ni Mr. Willie Ong sa'yo? Anong negosyo yung bakit sila magtatayo ng building doon? Siyempre, sasabihin niya sa'yo, Barangay Chairman, Kap, magtatayo ko ng building dito, importer po ako ng ganito. Ganun. Ano specific yung sinabi ni Mr. Willie Ong sa'yo? Anong klaseng negosyo yung ilalagay nila doon sa barangay? Anong klaseng negosyo yung ilalagay nila doon sa barangay mo? Ang sinabi po nila, ang business nila, warehouse. Kaya po nagtatayo ng warehouse lang po. Opo. So walang sinabi kung ano ho ang ilalagay doon, anong klaseng produkto? Ano po, pare-rent lang po nila. It's for rent. So Mr. Willie Ong, ang sinabi po Mr. Chair is nagtayo ng building and then for rent. Ngayon, ang tanong ko po, mula nung naitayo from November until nang bago nagkahulihan, anong activity? Kasi ikaw ang barangay captain eh. I know, nasa politika din po tayo, lahat ng barangay captains, alam po nila nangyayari doon sa barangay nila. Alam nila kung sino pumapasok ng mga tao, anong mga klaseng mga ginagawa. So nung naitayo na po yung building, anong nakita ninyong nakita ninyong activities doon? May mga pumapasok ba ng sasakyan? Nagde-deliver po ng produkto? Sino pong mga tao doon? Anong nakita ninyong activity nung mula nung itinayo ng building, Mr. Chair? Ang alam po, wala pang laman yung mga building kasi wala pa sila pa pong permit. Hindi pa po kumuha ng permit sa barangay. Ang alam namin po, nang kasama ko sa sanggunian, mga council ko, wala pa po, hindi po sila nag-operate. Pero wala po, yun na nga, okay, nandun na po tayo, Mr. Chair, na hindi pa sila nag-operate. Pero wala ba kayong nakikitang pumapasok ng mga tao doon? Wala ba kayong nakikitang mga foreign-looking persons, mga Chinese-looking persons na pumapasok doon, nagsosurvey o tinignan yung building? Wala po. Ang nakikita ko lang yung mga construction worker po nila na nagbabakot sa fence. Pero Mr. Chair, mukhang malabo naman siguro yung na sinasabi ko ninyo walang nakikita. Ang daming pakete ito. This is 4,530 kilos. Imposible naman pong walang nakakalam dyan sa barangay ninyo na wala nakikita ng mga kahit na sinong tao. Paano pinasok po yun? Actually po, nung September 23, dumating po yung NBI NCR sa amin. Nag-ano po sila na magpapasama sana sa operation nila sa warehouse. That time po wala pa ako kasi may ka-meeting ako sa San Fernando. Pinasama ko po yung isang kagawad sa barangay secretary. Pero Mr. Chair, nagbigay po kayo ng barangay clearance kay Mr. Willie Ong na magtayo ng building. Opo, building purposes sa pagtayo nila. Meron mo bang permit ito, building permit galing sa munisipyo, Mr. Chair? Meron po sila. Ano sinasabi mo kanina Mr. Chair, if I'm not mistaken, sinabi niyo kaya walang pumapasok doon, walang activity dahil walang building, walang permit. Wala pa po silang business permit. Business permit po, pero building permit meron building permit po. Ayos po, natapos po na po nila. Eh nung natapos po yung building, Mr. Chair, kayo ba ay nakapasok po doon? Doon sa harapan kasi may mga guard na doon. Kasi siyempre, kayo po ang barangay captain, Mr. Chair. Edi siyempre, minsan curious po tayo. Kung ako barangay captain, gusto ko rin po makita, ano itong tinatayo to, malaking building. So being a barangay captain, I should know everything that goes on in my barangay. So minsan, bibisitahin ko po yun. Nabisitahin ko ninyo. Nabisitahin ko, wala pa naman nagre-renta doon sa mga port. Nung tapo po, Mr. Chair, walang tao. May mga tao po yung mga office worker nila dun sa may container van office. Nakita niyo ba na may laman yung bodega? Wala po. Wala po. Ngayon, nandito po ba Mr. Chair ang taga-munisipyo ng Mexico? Yeah. Do we have representatives from... Yes, Your Honor, we invited the former mayor and the incumbent mayor of of Mexico. Do we have the incumbent mayor, Mayor Gonzalez? Can you... May I ask Mayor Gonzalez to please... occupy the seat, vacant seat here, pati yung former mayor. Mayor Tumang, is he present? Ito, si Mayor Tumang. Can we, nag-oath na po ba kayo, Mayor Tumang? Ang ating incumbent mayor, si Mayor Gonzalez, is he present? Yes. Okay. Mr. Chair, may I proceed? Yes, please. Sinasabi ho nila, nabigyan ho ninyo ng building permit yung Empire 999, pero wala pa hong... business permit. Tama po ba? Before that, Your Honor, may I ask if Mayor Gonzalez has taken his oath? Nakapag-oath na po ba kayo? Okay, sige. Please proceed. Yes, Mayor. Nung tinayo po itong
building ng Empire, eh, according to the NBI, it is owned by Mr. Willie Ong. Eh, nakipagkita po ba ito sa mga local officials, si Mr. Willie Ong? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kasi 41 days pa lang po ako sa pagka-install ko as mayor. So, yung nagbigay po ng building permit, si former Mayor Tumang? Tama po. Okay, Mr. Chair, I would like to direct my question to Mayor Tumang. Nag-apply po ang Empire 999 ng building permit po sa inyo. And according to NBI, it is Mr. Willie Ong who is the owner. Ang tanong ko po, Mayor Tumang, nakausap niyo po ba itong si Mr. Willie Ong? Namit ko po, Your Honor. Noong pong, yung pong pagtubos po ng building permit, sa engineering po ang napaprocess sa kanilang building permit. So you have never met Mr. Chair itong si Willie Ong personally? Namit ko po, nag-courtesy po sa munisipyo, Your Honor. Taga saan po ba itong si Mr. Willie Ong, Mr. Chair? Alam ko po, taga Nevesia. Noong pumunta ko sa inyo si Mr. Willie Ong, ano ang sabi ho niyang, anong tatayo niyang negosyo? Yung po, warehouse. Warehouse? Yes po, Your Honor. So for rent lang, di po ba? Sabi ni Mr. Chairman? Hindi po na po ma-recall, pero parang ganun po. Ilang beses po kayo nakita, Mr. Chair? Twice po ata, Your Honor. Ngayon, Mayor Tumang, since you're the mayor, I suppose you know kung kaninong lupa ito binili. Yung pong unang binili niya, hindi ko po alam kanino. Bali, dalawang beses po. Yung pangalawa pong binili niya sa kapatid ko po. So ito ba yung po, yung binili sa kapatid niyo, Mr. Mayor Tumang, eh ito ba yung tinayuan ng building ng Empire? Hindi po ako sure kung doon po natayo ang doon sa lupa. Kasi mga 3 years ago na po binili po yun. So nag-usap po kayo, Mr. Chair, ni Mr. Willie Ong. Hindi nyo ho naitanong anong negosyo niya. You just take it at it na magtatayo sila ng warehouse. Pero parang katakataka po yun dahil magtatayo lang ng warehouse na hindi ho sinasabi anong klaseng negosyo, anong ilalagay doon sa warehouse. Eh, dalawang beses po kayo nagkita, Mr. Chair. I'm sure that you had a lengthy discussion, you had a lengthy conversation. During your conversation, napanggit siguro po niya. Tinanong namin po kung ano po yung tatayo, pero that time po, nung tanungin ko, undecided pa po siya kung ano po yung tatayo niya. Pero yung pong warehouse, nabanggit niya po yon. So Mr. Chair, yung kapatid ho ninyo, yung ba yung si Ma'am Ines Tumang? Hindi po. Si architect. Hindi, yung nagbenta po ng lupa. Baka po hindi po alam ang pagka-process ng pagkabenta. Baka po hindi pa na-transfer sa pangalan po ng kapatid ko. Baka doon po sa mga kamag-anak namin saan binili po ng kapatid ko yung lupa. The point of clarification, Mr. Chair. Mayor Tumang, you said earlier na yung isang lupa binili sa kapatid niyo ni Mr. Willie Ong. Opo, pero hindi po alam kung na-transfer po diretso sa kapatid ko. Hindi, paano mo mabibenta yun kung hindi pa na-transfer sa pangalan ninyo? Baka diretso po doon sa saan po yung talagang... So, pero natuloy po, Mr. Chair, yung bili ng lupa sa kapatid ho ninyo? Natuloy po, Your Honor. Hindi nyo lang alam kung ito yung tinatayuan ng warehouse? Yes, Your Honor. Mr. Chair, can we verify whether yung tinayuan ng Empire building ay doon po nakatayo sa property ni... Sister ho nyo ba yun o brother? Brother po. Brother. Sino yung Ma'am Ines Tumang? Baka yun po yung original owner. You are related to her? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, may question pa rin ako kay Mayor Tumang. Kayo pong mayor at that time. Nung nahuli po ba itong droga, kayo pa rin po ba ang mayor at that time? Hindi na po, Your Honor. Pero Mr. Chair, mayor, hindi naman sa pag-aano, pero nangyari po ang pagtayo ng building, ang pag-transact po ng building, lahat ang nakausap po ni Mr. Willie Ong, kayo po. Are you aware that Mr. Willie Ong is involved in any drug dealings? Hindi po. Wala po. Anyway, Mr. Chair, I would like to request this committee to verify yung building po na tinatayuan kung nandun po ba nakatayo doon sa kapatid yung binili ng lupa kay Mayor Tumang. Because according to him, he doesn't know it. But it is very clear that Mr. Willie Ong, we have established already that Mr. Willie Ong bought a lot from the brother of Mayor Tumang. So we really have to establish kung yung lupa ba na yun, doon ba talaga tinayo ng Empire Building so that we will know if the local officials might be involved in this transaction. So Mr. Chair, I will reserve my next question on the next round, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Pimentel. Susugan ko lang yung sinabi ni Congressman Pimentel dun sa tanong kay Mayor, former Mayor Tumang. Mayor Tumang, tinanong kayo ni Congressman Pimentel tungkol dun sa pagmamayari ng lupang tinayuan ng warehouse. At ang sagot nyo,
ay hindi kayo sigurado? Tama po ba ako? Yung pong lupa, Your Honor. Kung sino ang may-ari? Yung pong unang binili po ni Mr. Willie Ong, hindi ko po alam kung sino po yung binilan niya. Pero yung pong pangalawang, yung katabi pong binili niya, ang nagbenta po yung kapatid ko. Kaya po hindi, siguro yung pong kapatid ko hindi pa lang po tinransfer sa kanya nung ibenta. Ang bali, dinireka lang po dun sa original po siguro. So nag-ahente yung kapatid niyo po, Mayor? Sa kanya po yung lupa. Hindi na lang po na-transfer sa kanyang pangalan. So binili niya yung lupa, hindi pa na-transfer sa pangalan niya, ibenta niya ulit. Okay. Doon po kay Mr. Willie Ong. Ilang beses po kayo nagkita ni Mr. Willie Ong? Bali, twice po, Your Honor. Saan po kayo nagkita? Sa munisipyo po, Your Honor. So pumunta siya sa inyo sa munisipyo? Yes, Your Honor. At nagpakilala siya sa inyo, no? Yes po, Your Honor. At nung lumapit sa inyo, yung first meeting nyo, pwede nyo bang sabihin sa amin, ano yung pinag-usapan nyo? Sabi niya po, meron siyang nabiling lupa, magde-develop nga po ng warehouse. Tapos tinanong pa po kung ano pa yung ibang tatayo niyang business. Pero sabi niya po, wala pa, undecided pa po. Yung po bang tinayo niyang warehouse doon ay dumaan ho sa inyo yung building permit, I suppose? Oh, yes po, sa engineering po. So meron hong permit yan? Alam ko po, meron po. So nung binigyan nyo ng permit, na natapos yung building, binigyan nyo ho ng business permit din? Well, hindi na po akong incumbent mayor noon. Hindi ko alam po sa engineering kung nabigyan na po ng occupancy permit. So may ask the incumbent mayor if there's an occupancy permit tsaka business permit po itong si Mr. Willie Ong? Occupancy permit lang po. Yung business permit po, wala po yun. Yung treasurer po. Ito po municipal engineer ko ang sasagot niya. Sige, pwede po bang matanong? Makipakisagot lang po kung... Ikaw ba'y naka-out na rin, ano? Engineer? Nakakasama ka sa out? Okay. Good morning po, Mr. Chair, or good afternoon, Your Honors. Bali po yung building permit niya, nag-secure po siya nung October 21, 2022, under the name of Empire 999 Realty Corporation, Willie Ong. And nakapag-secure na rin po siya ng Certificate of Occupancy this August 25, 2023 po. Pero business permit po, hindi pa daw po siya nag-secure. So meron po siyang building permit and occupancy permit. So may building, may occupancy, pero wala pang business permit. Yes po, Your Honor. Perhaps that explains bakit wala pang activity siguro dun sa area, no? Yes po. Salamat, engineer, no? Engineer.